May naramdam ko ba yung bawat kagat ko? Sobrang laki pa ng palaman nila, oh. Para kumakain ng sans rival, para kumakain ng butterscotch. Eto, mas makuna to kaysa kahapon, ha. Kahapon medyo mabilis mo yain, eh. Guys, huwag naman kayo mag-comment na temple dito ni KFC. Pero Jollibee, hindi naman. Diba? Akala niyo may bakit tayo dito ng Jollibee, diba? Hi, it's me, Prezi Scandy, and welcome back to my channel. For today's video, be, andito ako ngayon, be, sa Japan, and susubok tayo ngayon, be, ng kanilang McDonald's. So, may nag-message sa akin na, be, itry mo yung McDonald's sa Japan kasi masarap. Actually, kahit hindi mo nasabihin, be, itatry ko talaga. Salamat kay Ate Rean. Ayan, so, ngayon, let's go. Hindi pa ako nagbe-breakfast. And hindi na rin ako nag-vlog papunta dito kasi malapit lang ito sa tinutuluyan ko. Parang wala naman challenge. So, tara subukan na lang natin yung kanilang breakfast. May breakfast meal ba dito yung McDonald's nila? Oo. Wala na. Medyo late na rin ata eh. Medyo hindi agad ako bumangon ng maaga kasi gusto ko talaga magpahinga. Gusto ko bumawi ng tulog, puyat. Kasi hindi pa talaga ako nakakamubo ng maayos sa jet lag. So, ito na yung chance ko ngayon dahil I feel energized and fully charged para mag-explore ng Tokyo. So for now, kumain muna tayo ng McDonald's sila dito. Ang galing, B.O. Meron sila ditong mini stop. Tsaka mini stop pa din, hindi pa Uncle John. Then fairness, ang galing. So maya silipin din natin kaya anong laman na ito. Try natin silipin. Ako, meron kaya sila dito yung mga burger stick na. Minis na, paborito ko yun dati. Ayan, bongga naman dito, be, pag naka-stoplight talaga, no? Tsaka mabait sila sa mga tumatawid. Pag may pedestrian talaga, humihinto sila. So, ito na, malapit na tayo sa McDonald's. And napansin ko dito sa kanina, be, sabi nila, pag mali daw yung parking dito ng bike, ano raw yan, kinukuha. Ang tawag doon. Oo, natotow. Pero, at least dito, be, hindi uso yung nakawan ng bike, no? Sa Europe, uso yung nakawan ng bike dun eh. So ito na yung McDonald's. McDonald's! Nakalimutan ko kung nadala ko yung wallet ko. Check natin muna. Do I have my wallet? Do I have my money here? This is my wallet now. I have my money. Puro coins. Sana hindi tayo mahirapan umorder, be, ha? Let's go. Okay, sabi nila masarap daw dito yung fries nila sa McDo. So, bibili tayo ng pagkain with fries. Let's try. So, nasa turo-turo tayo nito ngayon. Turo-turo, school of ordering. Kasi mahirapan tayong magsalita kay pag-usap. So, tuturo-turo lang tayo. Ayun, yung letter B. This one? Sold out. Ah, sold out? Sold out. Okay. Maybe just this one. This, this one. This one, this one. Seto. Set, yeah. So, 6.90 yung na-order natin. Meron pa tayong sukleng. 10. So, siguro masarap na yung letter B, no? Kasi sold out siya. So, next time, ayun yung hanapin ko sa mga bibilhan ko. Ito na ba yung kanilang McDonald's dito? I-try na natin. Pero medyo nalungkot ako. Bad ba dito yung... Ay, ang sarap nga ng fries. Grabe. Para kumakain ng sans rival, para kumakain ng butterscotch. Huh?
Ala, tumatay yung balahibo ko. Grabe, nagulat ako. Ang sarap. Ala, sobrang sarap. Sobrang sarap nga. Walang halong joke. Try natin ito kanilang teriyaki chicken burger. Ayan, crispy teriyaki. Sarap. Kung saan yung isa kasi sold out. Pero ito, lasang-lasang teriyaki chicken siya. Sobrang laki pa ng palaman nila, oh. Itong fried soup, panalo talaga. Hindi ako sure, may binabayad niya ba dito yung ketchup? Libre ba o may bayad? Kasi wala akong ketchup eh. Pero kahit wala siyang ketchup, masarap siya. Never ako nakatikim na ganitong lasang fries sa buong buhay ko. May naramdam pa ba yung bawat kagat ko? Iba talaga yung lasa niya. Hands down the best. Wow. Itong teriyaki chicken naman nila, masarap. Pero parang mas gusto ko sa kanin. Ganun siya kasarap. Ang sarap niya ay kanin. Masyado siyang masarap para sa tinapay. So gusto ko sa kanya kanin. So, after ko kumain mo sa McDonald's, sabi ko maglalakad-lakad na lang muna ako kaysa mag-train papunta ng Ueno Park. Kasi 10 minutes lang ng pagitan pag nag-train at saka pag maglakad. Eh kung maglalakad ako, medyo hiningal ako, no? Tumakbo kasi ako dahil mag-red light na. Tulad nun, diba? Hinayaan niya muna ako makatawid bago siya tumaan sa likod ko. Actually, may tumawid ulit. So, bago siya kumaliwa. Ang galing nila. So, I decided na maglalakad na lang ako kaysa mag-train. Kasi, 10 minutes ng pagitan. Para kahit paano, yung kinain ko naman is medyo bumagsak naman siya, di ba? Ganyan. Anyway, sobrang tahimik dito sa Japan. Meron pa kayo ibang narinig na nag-iingay. Sabi ko nga, yung etong boses ko, medyo mataas yung decibel nito. Decibel nito, be. Kasi, kadalas nakita lang sila magsalita, be. Parang kami mabulong. Kaya siguro wala sila kang namamatay sa high beat. Kasi, ang kalmado nila. O, siguro pag ano, first world talaga makakalma. Totoo ba yun? Kung hindi, please comment down below para malaman namin, no? Pero yun, nakakatawa sa kanila. Sobrang tahimik. Sobrang peaceful. Sabi ko nga, galing akong India. Sa India, sobrang ingay. Puro beep, maingay yung mga tao. Dito, be, biglang tahimik. Na-culture shock talaga ako, be. Sabi ko, ano to? Masyadong ibang-iba yung environment nila. Kumbaga, para akong dinala sa library. Ang tahimik. Yung sabi ko, yun namang sementeryo, pero ang tahimik pa doon. Sobrang tahimik. Kumbaga, first impression ko talaga dito sa Japan, sobrang tahimik. Sobrang linis. At sobrang galang ng mga tao. Alam mo yung mga enforcer, yung mga nagtatrabaho dito, parang lahat sila ang bait, ang galang. Although hindi pa ako nakaka-experience nung, syempre meron din ng mga pasaway, di ba? Yung mga iba medyo mayabang. Luckily, hindi pa ako nakaka-experience ng ganun. Puro na-experience ko, puro mababait lang. I think marunong lang silang lumagay. Alam nila ko, lahat ng babangga magigiba. Char. Yabang.
Tapos ba, ang kinakatuwa ko, pagdating ng ganitong tanghali, tanghali na ngayon dito, kahit saan ako maglakad, amoy pagkain, tapos ang sarap. As in, parang, babe, busog pa ako, babe, pero ang bango-bango. Ayoko pa kumain, pero sobrang bango talaga. Ito, ganito yung kanilang ano dito, oh. Pedestrian. Tinan mo yung kulay nung green. Para siyang ano, layers niya, paubos ng paubos. Tapos, sabihin nun, wala nang time. Ayun yung pinakasayin kung gaano pa katagal green or gaano pa katagal red. Diba? Kung yun lang sila magsalita, ha? Parang ganito lang. Kung hindi lumalakas ang boses. Char. Hi po! Hi, kabaya! Konnichiwa! Konnichiwa! Kung sa taga-Fairview! Ay, taga-Fairview din po ako. Oh, sa may Commonwealth. Commonwealth! Lapit siya? Lintang sa to! Ah, okay. Ako, malapit sa Eber. Apo. So, andito tayo ngayon sa may Okachimachi. Hindi natin ba kung meron tayong mabibili. Actually, papunta ako ng Ueno, di ba? Ueno. Kaso, nakita ko, ay, para ang sarap mamili dito. Eh, gusto ko pa naman talaga mamili ng something. Hindi ko alam kung bibili ako ng bagong damit or bagong sapatos. So, tignan natin kung may magustuhan tayo. Siyempre, pag may nagustuhan tayong pasok sa budget, go! Gusto ko ng magandang sapatos kasi. Medyo masakit na sa paa yung sapatos ko. Tsaka gusto ko yung medyo may takong-takong para nakakatangkad naman ng konti. Sira na yung swelas talaga kasi na sapatos ko, naawa na ako. Bibili ako ng swelas na lang. How much is it in English? Okay, 900. Is it same size with my feet? Swelas ko. Kadiri. Perfect. Goodbye na tayo. Very travel vlogger naman kasi, diba? Diba? Okay. May guhit pala sa ilalim. Ayan ito. Hindi ko alam yung items dito kung legit ba to o parang mga ano din eh. Mga made in China, ganyan. Pero siguro made in Japan naman. Wow. Dahil pala dito pwedeng kainan. Pero hindi ko sure talaga kung bibili akong bagong damit or what. I'm so torn. Hindi ko alam kung bibili ako ng damit or ng bag. Kasi hindi ako bibili ng sapatos na okay na yung sapatos ko. Meron ako nakita ng mga damit. Okay naman siya. Pwede ko na siya pang OOTD ngayon. Ang presyo niya sa Pilipinas is 1-2. Hindi iniisip ko kung sulit ba siya or hindi. Tingin tayo dito rin. Oh my god, ang ganda ng jacket na to. Kaso, field jacket. So kalahati niyan be, yung presyo sa atin. Parang mura lang ata ito sa atin eh. Mura lang ba sa atin? Ay, pak, crop top pa. Bi, balik kayo Bi. Mahal ka Bi. Medyo natakot ako sa presyo niya. Yung presyo niya pinakamura. 9,000. 10,000. Parang siya dubahan. Parang hindi pala siya bet. Sabi ko magpa-park ako eh. When napunta ako sa shopping area. Sabi ko magpunta ako sa park pang OOTD. Napunta ako dito. Parang gusto kong bumili. Hindi ko nagpapanggap lang akong bibili pero hindi ako makabili. Pag nakikita ko yung presyo, parang yung mahal. Bibili na lang ako ng ganito sa
taytay. Tsaka iniisip kasi parang bagay ba sa akin ito? Papayit ba ako tingnan dito? Pero magiging uniform ko yan habang nandito ako sa Japan. So, masusulit ko yan dahil simula pa lang naman ako dito. Hindi ako sure kung ito yung napanood ko dati somewhere here na mura lang daw yung kainan dito. Pero feeling ko, may mga magandang item talaga, I swear, pero ang mahal. Meron magandang jacket. Kaso, 2.5? Parang pwede siya for 2.5. Grabe, sobrang daming pwedeng kainin dito, babe. Ang daming option ng pagkain. Medyo na-overwhelm ako. Ang daming pagkain, ang daming paninda. Grabe, na-miss ko yung vibes ng Divisoria. Sure. Yung ganun lang katipid, be. Masyadong mahal yung presyo, eh. Natutuwa ako, be. Sobrang kaliwat kanan, be. Ang dami nangyari. And I feel like nasa Japan na talaga ako. Ngayon ko nararamdaman yung pagkain, yung mga design. Nandito na yata ako sa dulo, be. Tapos ko na yung shopping area nila dito. Ang nabili ko lang swelas. At least natulungan niya yung paa kong sakit na sakit sa kakalakan. Uy, medyo sad. Wala akong nabili. Gusto ko may mabili. Iniisip ko kasi anong bagay sa aking damit. Yung bagay sa outfit ko, ganyan. So meron ako nabili ba na damit, dalawa yung nabili ko, and papalabahan ko na lang to, kasama na iba kong mga damit para masuot ko na siya sa mga susunod na araw. So ngayon bede, diretso na talaga tayo sa Ueno para magpicto-pictorial. Pero dahil magpicture-picture pa ako, mamaya na ako kakain, magpapagutom muna ako para hindi naman masyadong mukhang busog ako. For now, ayito ako sa mga vendo machine, ina-try ko for the first time yung vendo machine nila. And I'll buy something. Siguro naman hindi problema kung may inom habang naglalakad, no? Kasi bawal yung kumakain, eh. Sige. Kahit yung ano lang. Sige na, Pocari Sweat na nga lang, parang. Hindi man ako. Antokin, kasi pag uminom ako ng alak, antokin ako, eh. Kailamig ng hangin dito ngayon, be. So, ang presyo ng Pocari Sweat dito is 160 yen or siguro mga 80 pesos. Kasi minamat ko siya sa kalahat, yun lang naman. So, meron ako dito ang 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na yung nahulog ko. And last, 60. Charan! So, pipiliin natin ay si... Eto! Ayun na siya. Aray. Hey! Ayun na yung ating... Ganun gumamit ang vending machine dito sa Japan. So, tara, inumin na natin habang malamig pa. Wow, ang ganda bina. Taraw ko na ang Ueno. Ganda-ganda pala. Dami yung mga puno ng sako. Sobrang refreshing ang lamig. Doon na tayo pupunta, be. Tawid lang. Ayan na. Sobrang ganda. I-picture ako. Follow nyo ako sa Instagram. I-like yung ma-picture ko naman. Dali. Mayroon kayong tanong dito. Comment kayo sa Instagram. Sagutin ko kayo sa mga story ko sa Instagram.
feeling ko hindi bagay itong color palette ng damit. Yung binili ko, yun yung susuotin ko. Feeling ko siya yung bagay dito dahil yun yung common color ng mga damit ng tao. Ay, gusto ko na naman ordinary. Char. And then, fit in na lang muna, blend in na lang muna tayo sa kanila. Masyado tayong stand out eh. Sabihin nila para ako naka executive realness. So, kailangan nyo medyo spring break extravagance. Bagay siya. Medyo mabigat tong coat na tong suot ko eh. So, amoy okay nga lang ako. Pero pwede na. After, okay lang eh. Wala naman akong jowa. Wala naman ako. Di naman nila ako kilala. Okay lang. I-judge nila ako. Hindi naman halata eh. Hindi halata sa hindi naman naamoy sa picture. Ay, ang taray. Taray, meron pala dito parang Baguio. Meron din dito mga swan-swan. Taray. Ilagay nyo sa itinerary nyo to. Yung mga walking in Ueno Park or photoshoot in the park of ganito, ganon. Hindi laging shopping, bili, or experiences. Yung mga lakad-lakad, pwede na yun. So, INB ha, pag pumunta kayo dito, turuan ko kayo. Dito sa area na to, malapit dito sa may pagoda. Ito, dito maganda mag-picture. Okay, para mayroong cherry blossom, tapos mayroong parang pagoda. Maganda yan. Tinuruan ko lang kayo. Ayan. Dito may, ayan, pwede yung gawing activity dito is mag-picture taking talaga dahil ang dami nag-photoshoot talaga dito. At pwede kayo dito mag-ganyan. Parang Burnham Park. Pwede kayong sumakay dyan ng mga boat and mag-banding with your loved ones, with your jowa, with your family, or by yourself. It depends on you. So, ako be, parang medyo happy na ako dito. There's nothing else to do here. So, para mas ma-maximize ko yung araw ko, aalis na ako dito, maghahanap na ako ng ibang lugar na pupuntahan. Diba? Actually, pwede ka rin pala kumain dito, be. May kainan din dito. Wala masyadong choices eh. Ayan, once na mapagod kayo mag-pictorial doon, pwede kayo kumain dito from 200 to 700. Ayan. Dito pala ba sa side na to ba sa harap ng temple yung maraming kainan. Ayan. Ito yung mga kainan dito ba. Na-torn tuloy ako kung kakain ako dito or aalis na ako. Para ang sarap ng mga pagkain. Ang bango. Mashed potato. Ito na ang potato. Hi, Ranshoy. Grabe, be. Kung naaamoy nyo lang yung pagkain dito sa video, ay, naku, mababusog kayo. Hi, kuya. Hello po. Grabe. Yung amoy pa lang, be. Yung amoy pa lang nakakabusog na. Shoutout kila kabayan. Sige na, buo na ang desisyon ko. Kakain na uli ako dito, okay? Yung tayo sa mga pinipilahan ng maraming tao, no? Pag wala masyado bumibili, baka hindi masarap, eh. One beef. One beef. Yes. 700. Barbecue sauce. Barbecue sauce. Barbecue sauce. Okay. Ay, sige na, shout out. Yung paraan nila dito ba, pag barbecue ba, pinipirat nila yung beef para kumatas yung sarap. Ito yung mga incense ba.
the first time in years. Got my feet crossed the border from a land of tears. So ito ko 600 yen tots, ito 700 yen. Ain't no way I'm going back under. Got my eyes in the wild blue yard. May sahog-sahog naman yung pansit nila, hindi ko lang alam paano yung sahog na ito. Eto, mas makuna to kaysa kahapon ha. Kahapon medyo mabilis nguyain eh. First time ko kumain ng Japanese noodles na ganito. So, baba yung ganito. Para sa lasang star anise. Hindi siya in-expect kong lasa, pero masarap naman. Siguro nasa isip ko si lasa, lasa pancit canton. Kasi yung Pilipino na pancit canton, hindi yung noodles ha, na instant, kundi yung parang binibenta tuwing morning sa labas ng bahay na. Eto, mas makuna to kaysa kahapon ha. Kahapon medyo mabilis nguyain eh. Medyo mas mahirap tong nguyain. Mas matigas tong ngayon kaysa kahapon ha. Unti na lang. Busog na ako. Kailangan ko lang siyang ubusin dahil mahal siya. Pwede ko nangunguyan ng lahat ni Lolo Makulaga. Ayan guys, so yung tutularan niya mga yan. Pag nandito kayo, huwag niyong hahawakan yung mga puno. Okay, picture lang, background lang, huwag hahawakan. Kasi naramdaman ng mga lokal na nadidisrespect yung lugar nila. I think that's our vlog here be in Ueno. Ang ganda be nung park na ito actually. Sobrang laki, sobrang luwang. Ang daming area dito para mag-picture. Para meron pa ako nakita ng area para mag-picture. I still have time kasi sabi ko, iaalat ko tong hapon na to dito. Then later, I'll be in a different place for another vlog. So, sige na nga, silipin natin ito dahil nakita ko from here, may mga magagandang cherry blossom. Kung maganda nga siya doon, tingnan natin, mag-picture tayo. Gusto kasi i-maximize yung araw dahil syempre pa golden hour na. Pero, unti-unti na lumalamig. Pag lumamig ba yun, papalit na ako ng jacket, ng coat. Kasi, ito pang spring talaga to, yung isa. Medyo masyado makapal. So dito ba, dun sa kabilang side, merong zoo. Ito naman, meron ditong Museum of Nature and Science. Wow. Yung mga 90s babies dyan, makaka-relate to sa sasabihin ko. Kasi dati, sa IBC 13, pinapalabas yung anything parang about Japan-Japan. So, ngayon ba, ito na ako. Sa Japan na ako. So parang, oh, amazing. Binabalikan ko yung mga napanood ko dong episode dati. Paborito ko yun. Alam nyo ba yun? Hindi na alam ng mga Gen Z yun. Wala. Hindi na nila siguro naabutan yun. Mga bata pa sila. Nung maliliit pa sila masyado. Nung pinapalabas yun. Wow. Be, ito yung anak ni ano, Mr. Krabs. Oh. Si Pearl. So, yan be. Tinuturo ko yun dito, ha? Temple pala ito be. Hinihinga lang ako dito. Akit panaog. Guys, huwag naman kayo mag-comment na temple dito ni KFC. Pero Jollibee, hindi naman. Diba? Akala nyo may bakit tayo dito ng Jollibee, diba?